ng Department of Justice ng 3 million para po sa bounty o kaya para sa sino mang makapagtuturo kung nasaan ang nagtatagong dating Bureau Corps Chief si General Boy Granada. Abay dating Bureau Corps Chief General Gerard Bantag at yung kanyang deputy si Colonel Ricardo Zulueta. Abay 2 million na ang pato ngayon sa ulo ni General Bantag at 1 million naman kay Colonel Zulueta. Ayan, yan po ang inilabas ng DOJ para mahuli na ang dalawang pangunahing suspect sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Pero yung sirin na interview ni Jerry tsaka ni Tunyeng kanina, ha? Yung abogado ni General Bantag, abay mag-aala Senator Ping Lacson daw po si General Bantag. Hindi raw po siya susuko, ayan, hindi rin na, hindi nga ba magpapahuli? Dahil ang sabi nun ng General Bantag, abay, hindi ako magpapahuli ng buhay. Pero siguro, tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanya. Siya nga ba ay magtatago o meron na nga bang surrender feelers? Pero siguro para sa kaligtasan na rin ni General Bantag at Zulueta, ay sumurender na lang at harapin ang kanilang kinakaharap na kaso. Abay, Mayor Abner Afwang, ha? Malu, buhay pa ba itong si Abner Afwang, si Bounty Hunter, ha? Baka gusto magkapera, ha? Yan, pero itong si General Bantag, pakalat-kanat lang sa Mountain Province, sa Baguio City. Kailan ba yung Panag-Benga Festival? Abay, andun pa ang General Bantag, ha? Abay, sakay pa ng kanyang, ng kanyang kabayo, ha? Ito yata yung kabayo ni Equestrian, sino yung asawa ni Dudot, ha? Mikey Kuhanko Jaworski. Dumb, bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deyo Makalma. Abay, ngayon po araw ng Martes, marami tayong issue ngayon, mga habigan. Naku, bad news. Abay, Agosto 2, mga kuya, mga ate, mga estudyante, abay, tataas na ang pamasay sa LRT1, LRT2. Pagkatapos, nakikisabay din ang MRT3. Nag-petition din sa DOTR para magtaas ng kanilang pamasahe. Abay, magkano ba yung magiging pamasahe sa ano sa LRT? Abay, ang minimum fare po, mahabigan, ay gagawing yung 11 pesos na original, gagawing 13 pesos and 29 centavos. Pagkatapos yung dagdag na bawat kilometro na biyahe, yung dating piso ay gagawing 1 peso and 21 centavos. So yan po ang bad news. Dumb, bayan. Abay, ang daming karimari-mari mahabigan na krimen ngayon. Abay, naalala niyo mga misis, mga ateng? Abay, di ba yung isang lola dyan sa may BF Las Piñas? Abay, pinatay po ng dalawang babaeng kasambahay. Pagkatapos tinangay ang kanyang ATM machine, i-winidraw. Ayan, nakuha sila ng video. Abay, eto naman, lola naman po, mahabigan, pinatay naman ang kanyang kasambahay. Abay, anong nangyayari? Ba't karimari-mari naman itong mga krimeng nangyayari ngayon, mahabigan? Itong si Lola, abay 70 years old dun sa Davao. Abay, na nakilalang si ano pangalan ni Lola? Abay, si Lola nasa na? Nenita Pagatpatan. Allah, mukha Ilocano pa, Pagatpatan eh. Apelyedong Ilocano ito, ha? Si Lola Nenita Pagatpatan ng Deca Home Subdivision sa may Davao City. Nakunan po ng CCTV camera, mahabigan, na hila-hila po yung kanyang kasambahay na nakilala namang si Sheila Hanay Lagwasay, 29 anyos. At ito po ay sinasabi ng mga pulis. Si Major Jonel Paderia ng
Davao City PNP na dun sa kanilang investigasyon, abay pinalo ng matigas na bahay ang ulo ng kasambahay at pagkatapos may saksak pa sa likod at sa kanyang mukha. Abay, grabe ano ha? Ang lupit din ni Lola. Alang ya, ba't ganito mga krimen na nangyayari ngayon? Damdamin bayan. Eto pa, mahabigan, yung isa pang 19 anyos naman na dalagita, dalaga. Abay, hinihinalang inabuso, mahabigan. Pagkatapos ay pinatay at iginapos pa sa puno. Wow, anong nangyayari sa ating bansa? Damdamin bayan. Ito pa, naku, maraming magugulat dito, mahabigan. Abay, alam na ba ito ni Manang Amy, Senator Amy Marcos, at yung mga tumututol sa EDCA sites? Abay, hindi lamang pala lima, hindi lamang pala dagdagan ng apat, ha? Hindi lamang pala nine sites ang tatayuan po, mahabigan, ng military facilities ng US. Abay, gagawing 44 44 EDCA sites nationwide po, mahibigan. At alam na ba ito ng Senado, ng AFP? Abay, marami ng lugar mula Cagayan hanggang Palawan, hanggang Mindanao. Abay, meron na pala mga ilang lugar dyan, mahibigan, na nilalagyan na ng tinatayo na ng mga maliit na runway. At pagkatapos ay nilalagyan na rin ng mga high-tech na mga communication na facilities. Damdaming bayan. Ano kaya ang mangyayari dyan? Anyway, mahabigan, ito pa magandang balita. Ewan ko lang kung palagi ko maraming matutuwa rito, mas gusto rito. Abay, yun daw pong school opening, abay, ibabalik daw po sa proposal lang naman ito. Ibabalik daw po ng June instead na August, ha? O kaya ay September. O nga naman ano, ha? At siguro, ito ay sinusuportahan ng mga teachers at ang grupo ng Alliance of Concerned Teachers Party List dyan sa Kamara de Representantes. Pero siguro, ang dapat pag-usapan din dito bukod sa pagpapalit na naman ng opening ng klase sa mga teachers, ha? Mga misis. Abay, siguro itong decision na niyo, Mr. President, Madam Vice President Inday Sara Duterte, Madam DepEd Secretary, siguro dapat ay pag-usapan din, decisionan din kung mananatili nga ba o alisin na ang K-12. Alam po niyo, mahabigan, parang wala naman daw pinagbago sa K-12, ha? Ito'y dagdag lamang na pahirap sa mga estudyante at lalo sa mga magulang na hirap na hirap po sa gastusin ng mga bata. Actually, sabi hindi, libre naman lakay ang matrikula sa mga public schools, sa private schools, sa mga misis, di po ba? At hindi lang yan, mga kabigan. Kahit na libre ang matrikula ng mga bata, abay, ang masakit dito, mga misis, di po ba? Yung araw-araw na gastusin ni Da Junior, di ba? Yung baon, yung pamasahe, abay, hirap. Hirap na hirap ang marami natin, mga kababayan, sa gastusin po ng mga batang estudyante. Damdaming bayan. Stand by, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Ay, good morning, Secretary Boying. Abay, ang sabi ng abogado ni Bantag, General Bantag, ay baka daw po mag-ala Senator Ping Lacson ang General Bantag kahit na siya ay meron ng arresa warrant kasama si Sulweta. Abay, hindi raw po siya susuko. Siya daw ay magtatago, ha? Siya ay magtatago pa rin. Ayan, tulad daw ni ginawa ni Senator Ping Lacson. Ano, mag-abroad din ba siya? At habang hinihintay ang kanilang petition, ano ba yung petition nila sa Court of Appeals? May petition for bail ba sa dyan? Kanino ba napunta ito? Nasa inyo ba, Justice De Quiros? Justice Bong Pascua? Ha? Justice Max De Leon? Leo Batan? At Justice Bong Ruiz?
Kanino ba napunta itong petition ng lawyer o itong si General Bantaga at si Colonel Ricardo Zulueta? Daming bayan. O nga pala, Edniel Malu, kumusta na ang nangyari dun sa ano? Yung isang OFW na tinatawagan natin sa Saudi Arabia. Alam po niyo, mahabigan, eh, mayroon isang OFW na abay mayat maya ay tumatawag po sa amin dito sa DZRH. Ito pong si Daisy Cardenas. Ito po ay kasambahay, domestic helper mula po sa Pinili, Ilocos Norte. Kababayan po namin ito, mahabigan, kamag-anakan pa, ha? At ito po ay mula nung dumating doon sa kanyang employer doon sa Jubail, Saudi Arabia. Abay, pinahirapan na siya. Abay, mantakin po ninyo, mahabigan, eh. Abay, isang beses lang pakainin sa loob na isang araw. Minsan, hindi pa pinapakain. Kaya nagtsatsaga po, mahabigan, yung OFW natin na si Daisy. Daisy Cardenas. Abay, pinagtsatsaga na hinahalungkat po yung mga itinatapon sa basura ng kanyang mga amo. At yun ang kinakain, mahabigan. Abay, alas 5 pa naman umaga, trabaho na siya. Abay, hanggang alauna ng madaling araw. Pagkatapos po, walang kain, mahabigan. Mantakin po yung ginagawa niyan. At ang malupit dito, eh, sabi ng OFW, okay naman daw yung kanyang among lalaki na businessman. Pero ang malupit, yung kanyang among babae, na teacher pa naman. Teacher pa naman po, mahabigan, sa Saudi Arabia. Abay, pinapahirapan siya. Hindi pinapakain. At alam po niyo, mahabigan, mag-isa lamang po siyang kasambahay doon sa Saudi Arabia. Abay, tatlong palapag yung building, yung bahay, yung complex na tinitirhan po ng kanyang amo at mga anak ng kanyang amo. Mantakin po niyo, mahabigan. Abay, walang kain o isang besang araw. Pagkatapos, minsan hindi pa pinapakain. Kaya sila po ay dumulog dito sa atin at inilapit din natin kay Secretary Tuts Ople ng Department of Migrant Workers at sana ay matulungan. Matulungan ang isa nating kababayan. Actually, isa lamang po ito sa mga maraming makabayan nating minalas. Ayan. Kasi hindi naman lahat. May mga masuswerte naman tayong mga DH na mababait yung kanilang mga amo. Pero may mga ilang salbahe po, mahabigan. Katulad na naman itong amo ni Daisy Cardenas ng Ilocos Norte. Mantaki mo man ng Senator Amy Marcos. Abay, ang kinakabahan pa rito. Abay, may parinig yung kanyang among babae na nawawala daw yung kanyang mga alahas. Baka mamaya ay ibintang dito sa OFW. Pagkatapos siya ay ipakulong, kasuhan, yan po ang mga nakababahala. Mamaya malamang natin kung ano ang magawa ng DMW, OWA, o kaya ang polo dito sa mga ganitong sinasapit po na ating mga OFWs, lalong-lalo na ang mga kasambahay. Daming bayan. Senator Loren Regarda, nasaan na po yung bill po ninyo? Abay, hindi nyo na itinuloy. Sana ay buhayin nyo muli, Senator Loren Regarda, Assistant Principal, yung inyong bill noon na huwag ipagbawal, huwag magpapadala ng ating ng mga domestic helpers sa mga Middle East countries. Lalong-lalo po mabigyan yung mga bansa sa gitnang silangan na medyo hindi maganda ang trato sa ating mga kababaihan, mahibigan. Katulad na lamang ng Saudi Arabia. Abay, at usap-usapan ng ating mga OFWs. Ang ilang pa mga employees na medyo hindi maganda ang trato sa ating mga migrant workers, yung mga DH natin, ay sa bansang Kuwait. Kaya ipinagbawal noon ni Secretary Bebot Bello yung pagpapadala po ng domestic helpers sa Kuwait. Dahil karamihan po sa mga employers doon, iba. Iba po ang pagtingin sa ating mga kababayang kababaihan. Daming bayan.
Standby, Leta Narciso. Ano ang leta sa Malacanang? Ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Abay, dun sa kanyang mga sinabi sa mga bagong opisyal, bagong promote sa Malacanang kahapon, yung mga na-promote na full colonel at mga generals. Abay, ang challenge po ng ating commander-in-chief, ang ating Pangulong Marcos, abay, dapat ay pagbutihin at gandahan naman yung mga intelligence reports na ibinibigay po sa ating commander-in-chief, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Daming hoy mga kuya, ingat-ingat sa biyahe ha. Ayan, at huwag din masyado kasing kaskasero. Ano yung report ni Val Gonzales kanina? Yung isang truck sumalpok sa poste ng MRT o LRT dyan sa may Antipolo, dyan sa may Marcos Highway. Abay, ingat-ingat kuya sa mga pagmamaneho. Huwag tayong aantok-antok ha. At huwag nga masyadong kaskasero ha. Eh sabi nga ng mga nakita nating mudguard na mga truck ay distansya amigo. Ayan. Huwag masyadong tutok mga kaibigan eh. Maglagay tayo ng distansya dun sa harapan nating sasakyan para oras na biglang nagpreno o kaya ay nasiraan eh at least eh pwede tayong makapag-brake at hindi po babangga sa unahan nating mga sasakyan. Di ba mga kuya? At yung mga inantok naman sa opisina, ha? Abay, kaaga-aga pa lang, ha? Napuyat po ba kayo kagabi? Na-traffic po ba kayo dahil sa malakas na ulan kahapon dito sa kagabi? Dito po sa Pasay, Makati at ilang bahagi ng Metro Manila. O yung mga inaantok dyan, abay, para energies po tayo makuya. Abay, isa lang katapat niyan, sabi ni Mr. Jimmy Serrato, kape lang yan. Isang masarap at mainit na mainit na Jim's 7-in-1 coffee mix. Alam niyo naman ng Jim's Coffee, ito pa ay may plus ingredients, katulad na naman ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. At syempre, ang Jim's 7-in-1 coffee mix, halala certified dyan, Justice Japara Dimaampaw, at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals, isang ISO-certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng kanilang Jim's Coffee Mix products. O mga ate, mga lola, ha? Ito po ay mabibili sa mga suking groceries at supermarket at available din po online sa Shopee at Lazada. Ang Labno Moment, gawing Shining Moment. Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Aba kuya, may plus ka sa life. Daming bayan. At speaking of OFW, mahabika na sa ating linya ha. Ang isa nating kababayang OFW na nakaranas ng pagmamaltrato, si Daisy Cardenas ng Pinili Ilocos Norte, at siya ay nasa Saudi Arabia ngayon. Daisy, good morning. Naimbang nga bigat mo, ading ko, Daisy Cardenas. Daisy? Asa na si Daisy? Opo. Ayan, kumusta ka na, Daisy? Ayan, hello, Daisy? Sige po, sige po. Ayan, nakakain ka na ba? Daisy? Bata? Hello po. Ayan, magsalit, lakasan mo ng konti. Wala ka na bang lakas? Pinakain ka na ba ng amo mo? Daisy? Opo. Ayan, kumain ka na ba o hindi pa? Okay po, sige po. Okay lang. So, kumusta ang sitwasyon mo ngayon? Ano ang ginagawa ng amo mong babae dyan sa Saudi? Hello po. Ayan, sige, magsalita ka lang. Nakikinig ako. On the air tayo, Daisy. Oo. Ano ang pagmamalupit na, ano ang pagmamalupit na ginagawa ng amo mo sa'yo? Okay po, sige po. Hindi, ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo. Anong nararanasan mong maltreatment sa iyong amo dyan sa Saudi? Hello po. Ayan. Okay, sige, ituloy mo lang. Narinig kita, Daisy. Ipaliwanag. Okay. Nanghihina ka ba? Opo.
Hindi ka pa kumakain. Okay po, sige po. Magsalita ka, ipaliwanag mo kung para malaman natin kung ano ang ginagawa ng iyong amo dyan. Daisy. Sige, ayusin lang natin yung linya, mga kaibigan. Dahil mukhang hindi naririnig at medyo patago po yung kanyang pagtawag sa cellphone eh. Kasi ang malungkot po rito, mga kaibigan, pati yung kwarto niya, nilagyan po ng CCTV. Parang isang senador na naglagay ng CCTV dyan sa kanyang opisina, sa kanyang mga staff. At ito po ay hindi pinapakain ng maayos. Mantakin nyo, once a day kung pakainin, abay madalas eh hindi pa pinapakain, kaya nagtatsaga po sa mga itinatapon na pagkain sa basura. Daisy, okay na ba si Naputol? Ayan na. So anyway, ilapit natin kay Secretary Tutso Ople. Actually, katext ko na si Secretary Tutso Ople kahapon eh. At ang sabi ay inatasan na ang polo sa Saudi Arabia para mapuntahan na itong nasabing kasambahay. DH na si Daisy Cardenas doon po sa Jumail, Saudi Arabia. Actually, maayos naman daw po yung kanyang among lalaki na negosyante. Pero yung babaeng amo na teacher, ha? Yung po ang nagmamaltrato sa kanya, hindi pinapakain. Abay, mantakin po yung mahabing na yun. Tatlong palapag na building yung bahay, tinitirhan ng kanyang amo. Abay, alas 5 hanggang alauna na madaling araw, trabaho ng trabaho, tapos walang pagkain. Kaya po, nanghihina na itong ating kasambahay. At ang sabi pa nga, mahabigan, sa kanyang frustration na, abay, parang gusto na niyang magpakamatay, huwag naman. Eh, so, bigyan natin siya ng lakas ng loob at pag-asa na sana nga po ay matunay ito ng Department of Migrant Workers. Okay na? Di pa na kukontak, ha? Ayan, mahirap po kasing tumawag dun sa kanyang lugar. Anong oras ba sa Saudi Arabia ngayon? At patago po yung kanyang pagtawag dahil siya nga ay binabantay ng kanyang amo. At hindi lang yan. Pati yung ilang anak nung kanyang amo, pati siya ay pinagbabantaan na rin. Ang malupit dito pagka sabihing nagnakaw. Kasi nagpaparinig po yung kanyang aong babae na baka daw nawawala yung kanyang mga alahas. Baka mamaya ibintang dito at siya ay ipaaresto at ikulong. Yan po ang mas mahirap na sitwasyon. Wala pa? Ednyal? Alas 3:25 ng madaling araw ngayon sa Saudi Arabia. Abay di ilang oras pa lang siyang nakatulog. Eh, kung matapos magtabay ito, alas 12, alauna na madaling araw. Diyos ko, kaya siguro ito dapat nating reviewin. At siguro po, paano nga ba ang estado niyan? Pagka ang isang bagong salta doon sa Saudi na OFW natin, nakaranas agad ng, ng pagmamaltrato. Daisy Cardenas. Daisy, good morning. Ayan, okay ka na. Ayan, maayos na ang signal. Ano ang sitwasyon mo ngayon, Daisy? Opo. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Kumain ka na ba? Opo. Magsalita ka at napapahinggan ka dito sa DCRH. Sige. O sige, hindi, ipaliwanag mo kung anong maltreatment. Una ngayon, anong ginagawa mo? Kumain ka na ba? Hello, sir. Ay, nako. Anyway, iha, pakipaliwanag mo para malaman natin dito sa Pilipinas kung ano ang pagmamaltratong ginagawa sa'yo para ikaw ay matulungan ka agad. Daisy? Sige. Ipaliwanag mo, tinatanong kita kung ano ang sitwasyon at ano ang ginagawa sa'yo ng amo. Ay, nako. Anyway, mahabigan, din natin. Ayan, pakiliwanag,
Ano ba ang maltreatment na ginagawa na yung among babae, Daisy? Daisy? Di na't alam kung inaantok ito o inaantok pa siya o kaya ay nanghihina, mahaibigan. Daisy? Daisy? Iha? Pakikwento nga kung ano ang pakikwento ko anong ginagawa ng amo mo sa iyo para alam ng ating gobyerno dito sa Department of Migrant Workers kung ano ang tulong na pwedeng gawin sa iyo. Eh wag sige na sige, ipaliwanag mo, hindi natin maintindihan yung sige. Ipaliwanag mo kung anong ginagawa sa iyo ng amo. Hello, sir. Daisy, ayan, ipaliwanag mo iha kung ano ang ginagawa sa'yo, anong nararanasan mo ngayon. Daisy? Daisy? Anyway. huwag sige nang sige. Ang tinatanong ko ay sayang ang oras natin para marinig kung ano ang maltreatment na ginagawa katulad ng... itinetext mo, sinusumbong mo sa mga kamag-anak mo sa Pilipinas, ipaliwanag mo ngayon. Anyway, mahabigan, di natin na alam kung siya ay, pero parang nanghihina, pabulong, o natatakot na marinig ng kanyang amo, siguro tawagan na natin si Secretary Toots Ople. Dumb. Eh mahabigan, ayan po ang masaklap ha. Alam po niyo mahabigan ang mga OFWs natin na tinatawag nating mga makabagong bayani. So dapat lang nasuklian din natin na pagka sila po ay napapariwara. Hindi maganda ang kanilang nararanasan sa iba yung dagat. Siguro po ay bigyan din natin sila ng sapat na tulong. Actually, ginagawa naman ng gobyerno, kaya lang siguro po yung mga ganitong nasa mahirap na sitwasyon. Katulad nito, between life and death ba? Actually, marami pa nga palang mga kabahay natin usap-usapan po ng mga OFW sa Saudi, mga habigan. Meron palang, Secretary Toots Ople, meron pala tayong mga kababayan doon na nakapila, ha? Doon sa ginawaran ng death penalty. So, iyan po ang mga nakalungkot na pangyayari. Kaya siguro, Senator Loren, baka pwede yung buhayin o kaya sino ba ang dapat gumawa ng batas dito? Di ba pwede ng executive order ng ating Pangulong Marcos na huwag muna nga magpadala ng DH sa mga Middle East countries na hindi maganda ang kanilang reputasyon. And dahil naman bansa na maayos ang treatment sa ating mga OFWs, partikular sa mga DAs, ayan, sa Hong Kong, Singapore, Canada, ayan, sa ibang bansa, marami na tayong pwedeng pagpadala na hindi po sa mga Middle East countries na hindi po maganda ang trato sa ating mga kababaihan. Oras, Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:31. Champion Superpower with X-Stain Technology. Dumbing Bayan. Ora, Sister L. It's 8:34. Balikan natin si Daisy, ka-offsap ni Sherwin Alfaro ngayon. Mm-hmm. Medyo nasa state of shock yata, medyo nanghihina. At saka nagkakaroon tayo ng problema sa kanyang communication. Opo, nanginginig po kita siya. Ayan, okay, Daisy. So, pakipaliwanag kung ano ang pagmamaltrato sa'yo ng amo. Anong ginagawa sa iyo? Mukhang nag-loop na naman, Lakay. Subukan nating i-redial ulit yung number niya. Nag-loop yung kung ano sinasabi niya, paulit-ulit. Paulit-ulit. I think this is a communication na parang issue doon sa other end. Kapag dinadial natin siya, mm-hmm, nakakausap natin siya na simula. Pero ngayon, Daisy, live ka sa DZRH na ulit. Ikwento mo na kung ano yung pinagdadaanan mo dyan. Daisy? Hello po, hello po. Oo, ikwento mo na kung ano yung pinagdadaanan mo na dyan sa kamay ng mga amo mo.
request ko lang pong humingi ng tulong po kasi po wala po akong sapat na pagkain po dito, tapos wala po akong pahinga. Ano pa? Na humihina yung signal mo, pwedeng pakilakas naman, pakiulat? Nais ko lang po humingi ng tulong po para mapakalis na po ako dito. Kasi nga po, itong mga amo ko po, grabe po sila. Hindi po ako kumakain dito. Anong hindi ka pinapakain? Paano hindi ka pinapakain? Pakipaliwanag mo. Gising ko po kasi ng umaga, 5 o'clock po ako nagigising. Diretso trabaho na po, wala pong kain hanggang tanghali. Sa gabi po, kung hindi po nila ako bibigyan ng pagkain, hindi na po ako kakain. Bakit hindi ka binibigyan ng pagkain? Hindi po. Kasi po, sakalang po ako kumakain dito pag sinabi ko nila na magluto po ako. Kung hindi sila magsasabi na kumain ka o huminto ka sa ginagawa mo, hindi ka pwedeng kumain? Hindi po. Oh, so, anong kinakain mo? Anong kinakain mo lang kapag binibigyan ka? Pinapay lang po. Pinupulot nga mo sa basurahan yung kinakain mo, Daisy? Pinupulot mo daw sa basurahan yung kinakain mo? Minsan po, pag hindi po nalang ako binibigyan at gutom na po ako, namumulot na lang po ako sa mga binabasura po nila. Anong mga pinupulot mo? Yung mga tira-tira nila po, buronger po. Mga buto ng manok, ganon? Opo, mga ganon po. Yung mga tinatakon po nila. Ilang buwan mo nang dinadaanan yan, dinadaanan sa ganyan? Magtutumans na po ako dito. Meron ka bang apila sa gobyerno dahil sa hindi makataong pagtrato sa'yo? Nung una po, nag-cooperate po kami sa agency ko po. Pero sinabihan po nila ako na sana po hindi na lang po ako nag-DH para po hindi ko na po dinadanasan lahat ng ito po. Yun lang ang sagot ng agency mo sa pinagdadaanan mo. Gusto mo bang umapila sa pamahalaan? Opo. Sige, nasa yung pagkakataon, Daisy. Po. Umapila ka sa pamahalaan kung ano magagawa. Nagpunta po kami sa OWA nung una, sir. May first complaint po kami sa OWA. Tapos po, binag-mail po ako ng agency sa kaputong employer ko na hindi po ipapadala yung sahod ko kung hindi po iuurong yung complain ko po sa OWA, sir. Kaya po napilitan po ako na iuurong yung complain ko nung una. Ngayon, gusto mo na bang makauwi na lang? Opo, sana po matulungan po ako na umuwi na lang kasi hirap na po ako dito. Anong naiisip mo kapag gantong pinagdadaanan mong bagay na to? Depress na po ako. Naiisip ko na nga po na magpakamatay dito. May gusto ko bang sabihin sa mga kaanak mo, pamilya mo na nandito sa Pilipinas? Lagi po silang naka-update po sa tapos na po tuwar pa makauwi na po agad ako kasi hindi ko na po kaya magtrabaho dito, laki po ng bahay nila kasi ang pinapakain lang sa'yo tinapay o kaya namumulot ka sa basura po, iksan po tingnan po yung mga tira nila, yung mga nilalabas nila sa rep na
dalawang araw na po nakaraan na mga kanin. Yun na lang po kinakain ko kung hindi po ako pinagluluto. Ano, panis na? Mga panis na? Kahit panis na? Opo, tapos binibigyan pa po ako ng mga expired po na pagkain. Mag-isa ka lang ba nagtatrabaho sa building na 3 floors sa Daisy? Mag-isa ka lang daw ba nagtatrabaho din sa tatlong palapag na building? Opo, mag-isa lang po ako. Wala po akong kasama. At yung lahat ng yun, ilang kwarto yan? Doon po sa first floor po. May isang dalawang kusina po. Tapos isang sala, isang dining, tapos dalawang kwarto po ng lalaki sa kababae, tapos dalawang CR po. Sa second floor? Second floor naman po, may dalawang CR po, dalawang kwarto, tapos isang salas po. Asa ba third floor? Mayroon pa. Dito po sa third floor, may parang storage po dito. Tapos, dito po yung labahan ko po sa kakwarto ko po. May gusto ka bang sabihin sa pamahalaan kay Pangulong Bongbong Marcos na dinadanas mo yung ganyang bagay? Nawawala, Daisy, ang pakiulit mo yung gusto mong sabihin kay Pangulong Marcos? Yun, sana po matulungan po nila ako na makauwi po agad kasi nga po sinusumpong na din po ako ng asma ko po. Tapos may high blood pa po ako, sir. Kaya sana po matulungan po nila ako na makauwi na po sa Pilipinas. Okay. Oh, sige, Daisy. Teka muna, anong sabi nga pala ng amo mo? Ba't di ka pinapakain ng tama? Ba't isang beses lang pinapakain? Minsan, di ka pa pinapakain. Nagsabi ba sa'yo yung amo mo kung bakit hindi ka pinapakain? At bakit isang beses ka lang pwedeng kumain? Wala po siyang sinabi, sir. Tapos yung sahod ko pa po, hindi pa po nabibigay lahat. Hindi po pinahawak sa akin, pati po yung support ko po, nasa kanila po. Naku, yan ang mahirap ano ha. O sige, anyway Daisy, sige at magpugnahan kami sa kay Secretary Ople at gagawin namin ang paraan dito sa DGRS para ikaw ay matulungan at makaalis na dyan at makabalik na lamang sa Pilipinas. Sabihin, at saka lakasan mo na loob mo ha, wag kang magpapakamatay lalo na ngayon nalaman na natin, alam na ng gobyerno itong alam natin ito nangyari sa'yo, so wag kang mag-iisip ng masama ha, lakasan mo na ang loob mo Daisy. Okay Daisy? Maraming salamat. Sige. Okay siya, maraming salamat Sherwin. Mm-hmm. So, yan po mahabigan na ating OFW na si Daisy Cardenas ng Barangay Puritac, Pinili, Ilocos Norte. Ang kanyang recruitment agency po dito sa Pilipinas ay Global Manpower Services Incorporated sa may Mabini Ermita, Manila. At ang kanyang employer ay businessman na si Bandar Noman Al-Shamari dun sa Jubail, Saudi Arabia. So, yan po mahabigan ng isa pong malungkot na karanasan ng isa nating OFW, domestic helper na nakaranas po ng pagmamaltrato sa kanyang among Arabo sa Saudi Arabia. Nakalungkot ha? Abay, yung amo niyang babae, teacher pa man din na Sister L. At grabe ito ang grabing magmaltrato sa ating kababayan. So tayo po ay nanawagan kay Secretary Toots Ople na sana ay sa lalong madaling panahon bago pa ma... kung anong mangyari sa kanya. Mm-hmm. O kaya ay baka magawan ng kaso. Mm-hmm. Kasi may nasabi sa kanyang magulang sa Pinili sa Ilocos na nagpaparil yung kanyang among babae
na may mga nawawala daw siyang alahas. So baka mamaya na kaya no pagbintangan. Yes, o kaya mamaya gawa ng yes, ano, storya. Kaya nga't sabi nung nanay niya sa Ilocos, ilak niya mabuti yung kanyang maleta. Baka mamaya yung alahas na nawawala, ilagay doon sa maleta niya, di ba? Pagbintangan siya, sabihin nagnakaw. So yan po mahabigan ng nakalungkot na sitwasyon. Daming bayan. Ako talaga mahaba yan eh. So yan po mga kaibigan ng kaya siguro ewan ko ba itong mga makabago nating bayani Mr. President. Abay anday po nila nga mga dinadanas na hindi maganda. Although na hindi naman lahat. Kaya lang po marami rin ang mga nakaranasan ganitong pagmamaltrato. At siguro ma-follow up din natin yung mga nakahilerang bibitahin sa Saudi Arabia. Meron pala tayong mga OFWs na ayan, usap-usapan mga OFWs sa Saudi na may mga kababayan tayong nakalinya dun sa death row dyan po sa Saudi Arabia. Daming bayan. Sakit sa dibdib parang niya, Sister L. Naka hindi ako makapagsalita sa totoo nga, lang. Parang hindi mo alam paano ka... Tinitin na kita at muntik na nga tumulo ang luha mo. Ang bigat kasi lakay sa pakiramdam. So, sana saka nakakalungkot lakay ano, na yung mga kababayan natin na umaalis dito para buhayin yung kanilang pamilya, para makatulong sa pamilya, ganyan pa yung sinasapit. Hindi ayan po madali ang maging OFW. Tama po, ayan. Kaya sabi nga nung iba, yung mga pamilya dito, wag naman sanang buhay, ano. Di ba lakay? Ayan, at saka nangyayari pa dyan, broken families ang naging resulta ng paghiwalay ng magulang na nahihiwalay dahil sa pagtatrabaho sa abroad. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:47. This time check is brought to you by 52 minutes after 8. Talagang napakasakit, Kuya Eddie, at tinatawagan natin yung kanyang recruitment agency ni Daisy Cardenas. Ang recruitment agency ay Global Manpower Services Incorporated. Tinatawagan natin yung mga yung may-ari nito, Global Manpower Services Incorporated sa Mabini, Ermita, Manila. Abay siguro gawan nyo ng paraan na abay sa bagay, di mo rin mahisip mga recruitment agencies, di mo rin alam kung malupit o maayos yung kanyang magiging employer sa Saudi. Pero siguro lakay kapag may mga ganyan ng nangyayari, dapat reklamo, yung agency kahit pa paano kumilos na. Yung palang isang beses kang pakainin sa isang araw, ha? Grabe, minsan di pa pinapakain. Tapos magtatrabaho ka lakay ng maghapon. 5 to 5 a.m. ginigising na siya hanggang alas 12, alauna na madaling araw. Grabe. That's abay manghihina ka. Buti lang kayo, hindi pa siya hinihimatay doon. Yun na nga, sabi nga niya, pagka binubulyaman daw siya ng kanyang awang babae, natrotroma na siya. Baka kaya lang. Ninenervyos na. Natitrigger na din yung asthma niya. Kasi diba sabi niya, ina-asthma siya. Ay, totoo yan. Kaya paalala po mahabigan sa ating mahabayan, ha? Ayan, ingat-ingat po tayo, ha? At siyempre mga nagiging malilimutin po mga misis. Ayan, mga lolo, mga lola, dami iniisip, inaasikaso, yung stress at kabadal sa patong-patong na problema ang mga misis. At si lolo at lola, nagiging malilimutin na rin dahil sa senior citizens na. Bay, huwag tisyan ang pagiging malilimutin. Pati yung mga anak natin, hirap mag-memorize, hirap mag-concentrate sa pag-aaral. Alalayan natin sila mga misis. Bigyan natin sila ng Memo Plus Gold, isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa Munyera. Abay, sabi ni Professor Boy Benesa, na pagtibay na sa clinical studies, ito ay nakatulong para pagbutihin ang ating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong maging focus at mentally alert. Ano man ating gawain, trabaho kay pag-aaral. Para mabilis ang isip, always sharp, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Mabibili po yan sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Standby, let ang Pangulong Marcos. Abay, pupunta raw sa anniversary ng Department of Agriculture. Wow! Ano kayang magandang pronouncement dito ng Pangulong Marcos, ha? Abay, Senator Pong Biasong, yung labi niya. Abay, dadali na sa libingan ng mga bayani.
At Val Gonzales, naku, yung 12-wheeler truck na bumangga sa poste ng LRT, abay sugatan pala yung driver tsaka pahinante, ha? Ayan, buti ta nabuhay sila. Mm-hmm. Naalala ko tuloy si Yorme Isko, yung kinukwento niya nung ano siya? Namumulot ng pagkain. Pagpag. Vinlog niya yun eh. Daming bayan. Standby sa ating mga reports. Secretary Boying, good morning. Ano bang number ang pwedeng tawagan daw para kung baka sakaling makita sila ni Bantag? 2 million, tama ba? 2 million at saka 1 million kay Zulueta. Oras si Sir L. It's 8:56. Bayan. Oras sa Sister L. Alas 9 na. Ayan, ingat-ingat na lang Daisy Cardenas. Alam po yung mahabigan ni may mga negative na reaksyon. May high blood pala, may hika. Paano doon ako yan din ang isang issue din kung minsan. Baka di natin alam kung nagpapalusot or doon natin namaan ng sakit. Hindi natin alam kung doon nag-trigger. Yes. May gano'n na pala siya, tapos doon lang nag-trigger, di ba? So, hindi po tayo pwedeng manghusga agad-agad. Di ba may tinuluhan ka rin na alimba ang mas mahirap na magmaltrato? Uh-huh. Yung babaeng amo na Arabo o yung parang among Arabong lalaki? Doon sa case nung kakilala ko Lakay, yung ano eh, yung parang yung mga babae mas maano sila. Mas malupit. Kasi yung dun sa tinulungan ko, medyo papitik-pitik lang yung ginagawa sa kanya eh. Pero sinong harassment yung ginawa sa kanya Lakay. Minamanyak siya. Inaawakan sa masiselang bahagi ng katawan. Yung among babae, lalaki. Ng lalaki. Hindi din siya makapagsumbong dun sa among babae kasi iba yung ugali nila Lakay. Baka mamaya isipin pa daw ng babae na inaakit niya yung amo niyang lalaki. Kasi ganun daw talaga. May mga nakakausap siya doon na mga kakilala niya naging ganun yung experience. So, napauwi natin yung Lakay, yung OFW na yun. Natulungan din natin. Mabuti naman ano, ha? Kaya minsan, naalala ko tuloy natin si Sarah Balabagan. Sandali lamang, may report si Let Narciso, Miss Sister L. Basi pa ko ng Bongbong Marcos, dadalo sa aktibidad kaugnay ng 125th founding anniversary ng Department of Agriculture. Oy. Abangan natin Lakay, ano kaya yung magiging mensahe ng Pangulo, lalo na syempre. Akala natin, maglalagay na ba yun ng permanenteng secretary o siya pa rin? Sabi niya, mananatili siyang kalihim. Habang din nagkakaroon ng food security. Alamin natin ang buong detalye. Nandiyan si RHO 14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sir L. Lakay, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 125th founding anniversary ng Department of Agriculture kung saan siya rin ang tumatayong kalihim. Sa adiso ng palasyo, dadalo ang Pangulo sa mga aktibidad kabilang ang pagbubukas ng kadiwa sa DA compound sa Quezon City. Tema ng selebrasyon ngayong taon, ang kagawaran ng agrikultura, 120 taong naglilingkod tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Batay sa kasaysayan, itinatag ang ahensya noong June 23, 1898. Isa ito sa mga naunang tanggapan ng gobyerno na nilikha matapos ang deklarasyon ng Philippine Independence. Ang hakbang na ito umano ni Noy President Emilio Aguinaldo ay malinaw na indikasyon ng kahalagahan ng sektor ng produksyon ng pagkain sa pagpapaunlad ng bansa. Noong nakaraang linggo Lakay, sinabi ni Pangulong Marcos na mananatili siyang DA Secretary dahil gusto niyang magkaroon muna ng maayos na sistema sa ahensya bago niya ito iwan. Lakay? Ayan, wala bang libreng bigas dyan? wala bang mga kadiwa centers dyan, Ms. Leth? May kadiwa Lakay. Actually, isa nga yun dun sa tampok dito sa anniversary ng Department of Agriculture. Wala bang mamayang hapon pa ito Lakay. Mamayang hapon pa? Akala ko itong... Tuesday kasi ngayon Lakay, di ba may sectoral cabinet meeting ang Pangulo. May cabinet meeting. Akala ko yung video mo yun na eh. File video lang yun Lakay. June 14 pa pala yun. Okay. So, kailan? June? Mamaya hapon pa?
mamayang hapon Lakaya, yung event ng presidente doon sa DIE. Baka inianda pa yung sukang Iloco tsaka ano? Empanada. Empanada tsaka bagnet. Gusto ko talaga. Ay, sarap. Oh, baka nga ano, baka nga mas bongga yung kadiwa doon. Kasi syempre DA na mismo yan. Uh-huh. Dapat to, lahat ng produkto meron dyan. Sana eh, buong Visayas Abbey nyo, may mga ano dyan. may mga murang bilihin dyan. Oh, Lakay. Actually, ang DA naman yata whole year. Parang laging mayroon silang ganyan. Na nakakabili ng mga murang produkto. Ayan. Sana nga. Ayan. Kaya lang, mga taga Quezon City na makikinabang yung mga malapit. Para naman kami mga nasa malalayo. Okay. Oo. Doon sa mga Kadiwa Center sa kanilang lugar. Kaso, marami-rami na, pero sabi ng presidente, daragdagan pa Lakay. Mukhang hindi pa sa lahat ng lugar ay mayroon. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. Daming Bayan. Maraming salamat, Miss Let. Narciso, standby po, mga habigan. Oy, yung may mga na-bump off na ano na pasahero ng Cebu Pacific. Mm-hmm, Lakay. Makakusap natin mamaya yung isa official ng Cebu Pacific para malaman kung ano ang dapat nilang gawin. Mm-hmm. Pwede bang i-refund yung mga hindi nagamit na ano na tsaka, hotel booking, mga ganyan? Alam mo lang, ay, mayroon pala tayo, mayroon ako kagabi nakitang video sa TikTok na double check ko naman na yung video na legit talaga siya. Katulad yung na-experience ko nang pa-uwi ng Bicol. Yung sobrang init ng aeroplano, yung nagpapaypay ka na. Mahina aircon. Sobrang init lang kayo kahit nasa, di ba pag medyo tumataas na yung altitude, dapat lalamig na din yung kahit papaano, mainit pa rin lang. Baka hindi kundura yung aircon niyan. Medyo baskil na nga ako lang kayo nung bumiyahe. Sige, report mula kay Christian. Nako, eto si Sergeant Mario Corrales. Mm-hmm. Nako, sabi yan, good morning Manong, ha? Napaturo naman ang loko dun sa dinaranas ng kababayan natin sa Ilocos. Sabi nga noong kakalungkot. Masakit sa dibdib po. Samantala, mabigat. Report naman ni Christian, dating Senador Rodolfo Biazon, dadali na sa huling hantungan ngayong umaga at gagawa naman ng full military honors ng Armed Forces of the Philippines sa libingan ng mga bayani na katutok dyan, si RH8 Christian Manyo. Christian? Lakay at Sister L, puspusa na nga ang paghahanda ng Armed Forces of the Philippines para sa paghahatid sa huling hantungan kay dating Senador Rodolfo Biazon sa libingan ng mga bayani ngayong Martes ng umaga, kung saan bilang dating chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, ito'y gagawara ng full military honors ng isang batalyong sundalo ng AFP, kabilang na ang 19-gun salute sa mga kampo, pagsusuot ng military badge of mourning at final gun salute mula sa Muntinlupa City Hall at Senado kahapon na dinaluhan ng mga dati nito kasamahang mambabatas. Ang labi ni Biazon ay dinala sa kampo ng Philippine Marine Corps, kung saan binigyan din ito ng necrological service at military honors na dinaluhan naman ang ilang dati nito at kasalukuyang opisyal ng AFP. At ngayon niyang alas 11 ng umaga, si Biazon ay iyahatid na sa libingan ng mga bayani. Si Biazon ay ginawian ng buhay noong June 12, araw ng kalayaan, sa edad na 88 anyos dahil sa pneumonia at lung cancer. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Christian Manyo. Paalam, Senator Pong Biazon. May you rest in peace. Isa pang report, Sister L. Nako, mayroon namang truck na bumangga sa poste ng LRT dyan sa may Mayamot, Antipolo City. At dalawa ang sugatan. Alamin natin ang update. Nandiyan si RH5 Val Gonzalez. Val? Sister L at sa Mayor Deo, abay sugatan itong yatber at pahinante ng isang 12-wheeler truck matapos nitong banggain ang poste ng LRT2 sa kahabaan ng Marcos Highway sa Mayamot, Antipolo City kaninang umaga. Sa tindi ng pagkakabangga, abay nayupi at mistulang bumaon sa poste ng LRT ang ulo ng truck na magkakarga sana ng buhangin sa Antipolo. Bagamat wasak na wasak, Mayor at Sister L,
eh, himalang nakaligtas sa tiyak na kamatayan dahil sugat, galos at bugbog sa katawan lamang ang tinabo ng driver ng truck na si Jan Emil de Guzman, 23 anyos, pahinante nitong si Emar Brian Torres, 25 taong gulang. Ayon sa driver na si de Guzman, iniwasan niya ang sasakyan na nasa harapan niya na bigla ang tumigil sa gitna ng Marcos Highway, tapat ng Vermont Subdivision. Sabi ng driver, minabuti na lamang niyang ipaling sa kaliwang manibela at ibangga sa poste ng tren para wala nang ibang motorista na matumbok ng kanyang dambuhalang truck na minamaneho. Napagalaman na galing ng pier at magkakarga ng buhangin sa Antipolo City ang truck nang mangyaring aksidente pasado alas 6 ng umaga kanina. Nagtulot ng traffic ang nangyaring aksidente habang wala namang pinsala o hindi naman nasira ang poste ng LRT2 na binangga ng 12-wheeler. Ba, matibay yung ano, matibay. Ha? Matibay. Hindi sabi standard yung poste ng MRT. Hindi ba na nag-crack man lang, Val? Oh, parang walang kagalos-galos yung poste ng LRT, ha? FF Cruz daw yung niya, contractor na yun. Ah, FF Cruz. Eh, magaling yan. FF Cruz pala eh. FF Cruz yung niya, contractor. Kaya wala. Hindi ininda. Pagamat yung truck mayor, nagawa rin sa gawa sa bakal, eh nagkayo-piyo-pi. At kung titingnan mo, mukhang hindi mabubuhay yung sakay nito. Oh, pero ano? Nakaligtas. Nakaligtas yung driver at maging yung kanyang pahinante. Ayan, sa itsurang yan, parang sila nakaligtas sa Val. Tumalun ba sila? Or... o kasi wasak-wasak. Oh, grabe. Eh, kung disi... Galos lang, mayor, yung pinamu eh. Alam niya, kung nakita mo kung sakay sa dyan, ipit dapat yan, durog ang katawan nila dyan. Oo, may kung titingnan mo, walang mabubuhay. Pero dahil siguro sa mga bata pa, 23 at 25 anyos lamang, maliliksi, nakaiwas kagad yung dalawa. Pero hindi sila naipit na yun. Nakalabas na sila nung dumating yung mga rescuer mula sa Marikina City at maging Santipolo City na tumakbo doon sa pinangyarihan ng insidente kaninang pasado alas 6 ng umaga. Ingat yung mga driver natin, Mayor, dahil alas 5 ng umaga naman kanina, Mayor, ay isa pang aksidente dito sa may bahagi ng Quezon City sa kanto sa kabahan ng Ibardulasa Street, kanto ng Scout Limpaga sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Isang close ban naman yung binangga ng kotse. Nag-i-enjoy, Mayor, mukhang sa tingin ko. Kapag kawagang mga ganyan, Mayor, nag-i-enjoy itong mga driver na mga sasakyan dahil mabilis at walang masyado pang mga sasakyan. Eh, tuloy-tuloy, mabilis yung pagpapatakbo. Katulad nung nangyari dito sa may bahagi ng Scout Limpaga kanina, mabilis yung takbo ng close van. Kung may papakita ng ating RHTV yung nangyari kanina, mas malupit ito, Mayor. Akala mo rin na hindi mabubuhay yung sakay ng Toyota Vios, pero dahil wasak na wasak yung harapan, pero nakaligtas din yung driver ng kotse na nagkatid lamang ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa isang healthcare facility dito sa city nang mangyari ang aksidente. Para sa kalangan sa Pilipinas, DJRA, siya naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Val Gonzalez. Kaya ingat-ingat po sa ating pagmamaneho, ha? In heaven there is no beer. Eh, nakatalaga. Mag-beer na nga lang tayo. Kaya sa mga kababayan natin na nagmamaneho, doble ingat po. Yes. Kailangan nakakondisyon ng sarili. At lakay, chill lang. Huwag masyadong high blood pag nasa kalsada. Totoo yan. Kaya sabi ni Victor De Leon Lima, lakay, pakibati naman yung boss namin, may-ari ng DCME. Ayan. Birthday niya ngayon. Aba! Si Congressman Prospero Pichay. Aba! Kaya pala nagpo-programa dyan si Congressman eh. No? Nakikita ko lakay yan sa Facebook. Ganun ba? Eh. Ayan. Eh, siya may-ari ng DCME. Aba! Ha? At binabati rin hindi lamang si Vic Lima ang buhabati, pati si Congressman Romeo Momo, binabati rin si Congressman Pichay, at si most worshipful Johnny Pimentel. At malapit ito, ha? Kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ayan.
Happy birthday, Noble Attorney Byung Garing. Abay, binabati ka, kuyang ng mga taga Mina de Oro Shrine Club at Muntinlupa Masonic Lodge. Ala ba tayo dyan? Ayan, wala daw beer sa heaven, kaya dito na inumin yan. Dito ka nalang magpakalasing. Ayan, ito, magpapainom sigurado ha. Si birthday, happy birthday, Mr. Ivan, Mr. Edwin Ernie. Uy, Edwin Ernie Mista, ha? At Mr. Attorney Rolly Borja. Ayan, na pangatlong birthday na niya ngayong taon. Oo nga, unlimited birthday, Lakay. Ibang mag-birthday ito, dapat ha? Dapat kung unlimited ang birthday, unlimited ang pakain. Ayan, ganun din, ha? Binabati ng mga mista sa Sandigan 82 at mula kay Mayor Lisander Suerte Kibuloy. Captain Rainier Abendan. Oy, happy birthday Captain Rainier Abendan ng PMA Class 97. At si Captain Joshua Franco ng 3rd Infantry Battalion ng Philippine Army. Aba, binabati ni Kuyang Colonel Joseph Dator. At happy birthday din kay Kuyang Joeyn Sihba. Dahil magbe-birthday, ha? At advance happy birthday. O, kita mo naman, ha? Abay, birthday pala ng dating boyfriend. Nino Lakay. Ni Secretary Toots Ople. Ayan. Si Fort. Ayan. The Fort, ha? The Fort Ople, ha? Happy birthday, pare ko. At ito rin si Mr. Simon Paz, abay ng Luneta Park Hotel. Binabati ni Chief Elmer Rillo ng Pasay City. At binabati natin si Kuya ng Judge Boyet Mapili. Diyan na ba yung... Aba. Pala tayo. Nabuhay. Parang kanina lang andito yung nagsasalita, ngayon andiyan na. Lakay, shout out ko lang mabilis itong mga nakatutok sa atin lagi sa Facebook Live. Hello kay Usimo Mamadra, Jefferson Kabangunay, Reggie Tanaka, Carmelita De Los Reyes, Jose Bartlett, Romel Nuas, Girly Tumaning, good morning at kay Miss Marlene Pera, good morning. Ronel, Minel, Girly, ay naulit na, and si Terso, ayan. And hello sa mga nakatutok sa atin, Lakay Mara sa YouTube, Adventurer, Lavinia Tamina, isang magandang umaga, at sa mga nakatutok na iba pa, ang haba pala nito, may Agila pa pala dito nag-comment, Binibining Elaine, may hawig ka pala kay Lobby po. Ay, hindi naman pa masyado, charot lang. Kaya nga pala ang pasexy nito, may abs pa ngayon. Baka maniwala naman sila lang. Papalit pala sa batang Quiapo. Standby Cebu Pacific, standby Sherwin Alfaro. Aba, nasa si Sherwin. Sama yung mga ginagirada itong sininong Sherwin. Ah, Malate, Manila. Sa mga taga Malate dyan, lakasan niya. Taga Malate, Manila, ha? Lakasan niyo yung radio para marinig kayo ni Sherwin. At mamimigay ito ng limpak-limpak na aginaldo. Ora, Sister L. It's 9:17. Champion superpower with X-Stain Technology. R-H! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Bayan. Oras, Diyosa daw ng kagandahan. Sino nagsabi niya bibigyan ko ng barya? Joke lang. Akala it's 9:22. Akala ko bibigyan mo ng... Yakapsul. Di ba? Pag may sakit, pag may sakit lang yun, Lakay. Ah, ganun ba yan? Unless gusto niya magkasakit. Sandali lamang at may bigay mo na ng limpak-limpak na salapi. Akala ko nawala na si Santa Claus. Eh. Ayan, buhay na buhay pa pala. Ha? Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Jingle bells. Chill-chill lang, Dr. Ruel Aguila. Ha? Ayan, nakakagalit, ha? Nagmumura ako ayon sa ating OFW, ha? Ano ang ginagawa ng gobyerno? Ayan, ginagawa na po ng paraan na Dr. Ruel, ha? Chill-chill lang, ha? Alamin natin ang location ni Arisa number 6, Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZR8 sa Malakas Aguinaldo promo dyan sa may Malate, Manila. Ninong Sherwin, please come in. Yes, Lakay, ito na nga ang pinakamalakas na pamimigay ng pa-premio ng Deezer H. Ang Deezer H malakas promo kung uy, saan ganda ng transistor, gusto ko yan. Lalakasan mo lang yung radyo mo, lalakasan mo lang yung pakikinig sa Deezer H. E instant, mananalo ka ng premio, Lakay. Ay, ayan, ganda naman ang transistor ni ate, ho, ayan.
Lakay, eh, dito yan, alam mo, nandito yan sa Sorchatan, papunta dito sa San Andres. Ito yung, anong sersada to? Liberiza. Ito yung Liberiza. Ah, Liberiza. 720. Dito yan sa likod lang ng Manila Zoo. Kaya naman, eh, nagulat kami. Nung mapata kami, malakas na nakikinig sa kanyang radyo. Umaalingaw-ngaw. Batang-bata. Wala pang ipin na kayo. Ha? Ito. Wala pang ipin. Napakaganda. Salamat ako. Pangalan niyo po? Bebo lang po. Bebo. Designer Lennis po. Sa yung inspirasyon na kayo sa kantang Bebot, 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 Bebot. Tignan mo naman, no? Kaganda-ganda. Si Bebot, kailan pa kayo nakikinig ng radyo? O, kagal na po. Hindi ko lang kung ilang taon na to. Naging bisyo nyo na to. Bisyo ko na to. Ang drama yan. Talaga. Ang drama mo na patay ng teaser. Wala. Hanggang gabi. Diba? Ayan, lakay. Ito talaga solid. Solid abarkad sa atin. Dahil solid abarkad siya ng teaser. Pwede ka mamili ng premyo. Mamili ka na isa. Thank you. Mamili ka na isa. Kala ko bibigay mo lahat. Hindi. Isa lang. At syempre, nalalo ka rin ng dalawang sabang bigas. Thank you. Dalawang sabang bigas. Dami. Pangkong dinata, napakaraming noodles. Yung noodles yung pwede mong sabawan habang buhay, hindi mauubos. Salamat po, si Sherwin. Ayan. Salamat, thank you po. Sherwin, Sherwin, tanong mo si Ate Bebot kung kailan pa nawala yung mga ngipin niya. Ay, wala pera po. Ah, ganun wala ba? Wala pera tayo. Matagal ka na bang walang ngipin, meron ate? Meron naman sa palengke na kay. Aha. Meron naman sa palengke pinagbangasan ng ngipin ng ano, mga pinatay. Salamat po. Salamat. Sherwin. Sherwin, ha? Bigyan pa ng 1,000 si ate. Ayan, pambili ng 2 ngipin sa harapan. Ayan, ha? Magpa-retailers daw kayo. Magpa-retailers sa Dalakay. Oh, pampalagay ng brace. Sa libo ko palagay ng brace. Lalagyan siya ng alambre sa kanyang ngipin. Pampalagay ng brace ang halangalan ni ate. Alam mo ba, hindi lang si Ate ito maswerte dito dahil alam mo, naka-temporary tayo rito. Mga nanonood naman sa cellphone. Lang tisa rin sa YouTube. Ito ah, ito isa rin tong wapa natin ko Lakay. Na magandang umaga po, pangalan nyo? Elenita po, baby. Si Ate Elenita. Kailan ka, saan kayo palagi nanonood? Sa cellphone ko po, sa bahay pag wala akong duty. Talaga naman, paborito nyo ang programa, itong programa ni Lakay Dead, ang daming bayan. Anong pangalan na announcer? Deo di Galma, Sister L po. Deo makalma, Sister L, dahil dyan Lakay, pwede siyang premyo. Mamili kayo dito, Alisa dalawa. Ayun! Sa pinili niya, 1,000 pesos! Ang galing-galing mamili ng mga kontesan natin. At siyempre, meron ka rin 2 sabang bigas! Siyempre, salamat po marami! Sige po, welcome! Merry Christmas! Malaking tulong na rin po ito sa amin. Lakay, alam mo din mo, ganun kakamahal itong mga to, Lakay. Kinakausap yung cellphone, tapos di ka nakatingin. Ayan. Welcome po. Kaya maraming salamat po. Welcome Lakay. Ito pa masipag. Pagmamalaki natin Lakay, masipag sa pagbiyahe at kahit bumabiyahe, nakatutok sa kanyang cellphone. DCRH TV, ano pinanonood mo? DCRH TV. DCRH TV Lakay, ano pangalan mo? Jeffrey Croc. Jeffrey! Maraming pag bumabiyahe ka, kaya Lakay naka-earpad sa sosyal. Aba. Sa lahat ng bumabiyahin na tayo, si Kersha na naka-earpad. Nakasang lalag to. Panlalambayan, ginagamit to. Pero habang nanonood ka, nakikinig ka, habang bumabiyahin ka, at least uninterrupted, nakikinig ka na DJ Rich. Opo naman. Nako, Lakay. Dahil dyan meron kang premyo 1,000 pesos. That's where we're aba, bumabahan ng tig 1,000 dyan ah. Ano mo sasabi mo? Thank you sa DCRH. Ah, DCRH. DCRH! Maraming salamat sa'yo. Kala ko ABS eh. Kung hindi, babawiin namin yan. Lakay, kaya naman congratulations sa mga palaging tumututok at nakikinig sa DCRH. Huwag kayong magkalala, baka kayo na susunod na manalo ng ating limpak-limpak na 1,000 pesos kasama ng 2 sabang bigas. Dito yan sa DCRH Malakas promo. Ako naman number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Congratulations and Merry Christmas!
Di pa pala? Ilang days before Christmas, Sister Elle. Talaga sila. Kan pinagka-countdown na naman ako bigla, binibigla-bigla. Maraming days salamat, Ninong Shewin Alfaro. At congratulations sa mga winners dyan sa may Malate, Manila. Okay, 188 days na lang. Ha? 188 days na. Pasko na? Oo. Aba, nasa ating, kaya pala nasa ating linya na ang ating Ninang. Ninang sa Department of Migrant Workers, Secretary Toots Ople. Secretary Toots Ople, Mama, magandang umaga, Secretary. Yes, magandang umaga, Lakay at Sister L. Good morning. Ayan, nakot, medyo namamalat yate, Secretary, mukhang napuyat din. Madaming ginagawa kasi, Lakay. Secretary, anyway, Secretary, actually po, naidulog na rin namin ito kahapon sa inyong tanggapan. At ano pa ang magawa nating tulong, Secretary? Ma'am, siguro narinig nyo rin po yung aming panayam kanina dun sa OFW na taga Ilocos. Actually, kamag-anakan natin sa Pinili Ilocos Norte ito. Eh, minamaltrato ng kanyang amo dun sa Saudi Arabia. Isang beses lang pakain sa isang araw, minsan hindi pa pinapakain. Nagtsatsaga po sa mga itinatapon sa basuraan na pwedeng pagtsagaan. Ano po ang pwede nating maitulong sa kanya, Secretary Toots Ople, ma'am? Yes, unang-una, i-re-report natin itong nangyaring ito sa ating counterpart, no? Ang kaigihan sa Saudi Arabia, Lakay. Opo. Meron tayong partnership with the Ministry of Human Resource and Social Development. So, sila na mismo nagsabi na pag may mga report ng abuso, ay sabihan sila kaagad. Okay. So, ang gagawin natin dito sa case ni Daisy, opo, ay yung ating labor attaché will contact yung kanyang recruitment agency, ano? Opo. Doon sa Saudi Arabia, kasi batay sa aming rules, dapat yung recruitment agency niya dito at doon sa Saudi Arabia ang first responders. But having said that, dahil emergency case na rin nga ito at hindi pinapakain, baka mamaya kung ano pa ang gawin o mangyari sa kanya, we will ask na the Saudi government help. Ayan na. Kaya wag kayong mag-alala at I'm sure within the day or kasi mabilis umaksyon eh. Opo, ngayon sa Saudi pagdating sa ganito. Within the day, we will give you update. Uy, maraming salamat po. Kailan pa mo ito? Mabuti may mabuti receptive pa na ang gobyerno ng Saudi sa mga ganitong complaint. Ano nangyayari? Ano po? Yes, in fact, may delegation nandito ngayon. Kasama ko kahapon. Okay. So, and every week, meron kaming online meeting with them. Kaya confident ako na itong kaso na ito, ma-actionan kagad, papapauwi natin, pero syempre gusto ko makatingnan muna, no? Opo. Lalo na kung hindi nakakakain na maigi. And ipapa-blacklist natin yung employer. And we will also ask yung mga recruitment agency, bakit hindi sila nag-report sa amin? Bakit kailangan dumaan pa mismo sa through you? Although alam ko, syempre, may kadugo mo. Opo, kamag-anak sa Ilocos. But, actually, dapat sana yung recruitment agency minomonitor din nila yung mga workers na na-deploy nila. Mm-hmm. Eh, pero parang nag-coordinate na sila Lakay dun sa agency, di ba? Wala pang response sa kay Daisy. Yes. Pag ganun, they would have to really explain sa amin. Ayan. Ayan pero ang commitment ko sa inyo, lalo na sa pamilya ni Daisy, opo, within the day, within the day, inform ko kayo kung anong action na yung ano. Kasi kung nakuha na namin kung nasa shelter na siya. Kasi Secretary, kausap namin kanina si Daisy, talagang parang frustrated, parang ano, depressed na siya, parang gusto rin magpakamatay. Gusto daw niya magpakamatay, so medyo nakakaalaman. Kung maaari, palakasin nyo lang yung nga po. Kami nang bahala. Yes. Alright. Secretary, ma'am, isa na lang po. Alam mo, usap-usapan daw po ng mga OFW sa Saudi. Meron nga ba tayong mga OFW na nakahanay daw po sa death row? Sa Saudi Arabia? Yes, ma'am. I think meron. Kasi
meron din naman sa Malaysia, mm-hmm, at saka sa ibang mga bansa. Opo. Yeah, oo. Hindi ko maalala yung exact number, mm-hmm, kung, mm-hmm, nasa 80 ba. Wow. I'll check. Hindi, mm-hmm, sa Saudi Arabia, I mean worldwide. Opo. Ah, okay. Worldwide. Mm-hmm. May mga bansa kasi talaga na may death penalty pa. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano mga kaso nila, Secretary Tuts, ma'am? Iba-iba kasi. Like, mm-hmm, sa Malaysia, marami doon tungkol sa drugs. Ah, sa drugs. Mm-hmm. Oo, yung taga Nueva Ecija. Oo. Yun naman sa Saudi, I think merong mga murder cases. Mm-hmm. So, iba-iba siya. Opo. And right now kasi, sa DFA pa siya, mm-hmm, kasi panahon ng DFA, kumuha ng mga abogado, mm-hmm, for the death row cases. Mm-hmm. But in a matter of days, no, July 1, magte-take over na yung department. Opo. Mm-hmm. Secretary... Oo, so parang yung death row cases, part na siya ng transition process. Mm-hmm. Secretary, ma'am, speaking of Saudi, ang Saudi po ay mayroong 1 million jobs na ino-offer pala, no? Ano po ang ating paalala dun sa mga kababayan natin na interesadong mag-apply at magtrabaho po dito? Lalo na po ngayon, sobrang marami po ang mga recruiters, illegal recruiters. Well, yung sa Saudi kasi kailangan talaga may visa ka eh. Hindi ka basta-basta makakapasok. May mga bansa kasi na upon arrival, mm-hmm, bibigyan ka ng visa. Mm-hmm. Kaya, like UAE, you have certain number of days para makahanap ng trabaho. So, Saudi, kailangan pag-alis mo, may hawak ka na visa. Tapos, yung 1 million jobs, yun yung sinabi sa amin ng private sector, mm-hmm, and may nagsabi rin sa amin ng taga government nung nandun kami. Kasi they are on an economic diversification, mm-hmm, path, no? So, mm-hmm, bumubuo sila ng mga entire na syudad. Mm-hmm. Tinatawag nila smart city. Mm-hmm. So, ngayon, may delegation na nandito kasi kailangan pag-usapan namin paano i-streamline yung process para sa kanila kasi automated lahat eh. Mm-hmm. So, yung sa atin yung medyo antiquated pa yung system natin. Although, marami na kaming reforms na ginagawa. Mm-hmm. So, ngayon, may workshop kami with the Saudi delegation. Paano ma-fast track, mm-hmm, from the recruitment hanggang sa on-site na ano yung tamang proseso, mm-hmm, na jointly namin gagawin. Mm-hmm. Pati yung monitoring. Naku, yung pag-uusapan. Samantalang ito, Secretary Tuts, dahil alam po nyo, may bisita akong taga Ilocos kahapon. Mm-hmm. Andayin pala mga OFW, yung mga kabayan natin sa sa United Arab Emirates. Karamihan po, marami sa kanila, Secretary, tourist visa lang. Ayan, mm-hmm, tinatanggap po ng mga employers dahil masisipag daw mga Pilipino, kahit tourist ka dyan, kung gusto magtrabaho doon, tinatanggap. Ano po ang advice natin sa ganito? Ano po ang treatment natin, mm-hmm, sa ganitong tourist visa pero nagtatrabaho po sa UAE, Secretary? Alam mo, ang hindi nababalitaan, and malamang kung may mga recruiters na illegal, hindi naman sasabihin yun. Mm-hmm. Marami rin doon talaga hindi makahanap ng trabaho. Mm-hmm. Or kaya, pag nandun ka na, mm-hmm, gagastos ka na eh. Opo. Mm-hmm. Hindi katulad ng legal kang pumunta doon, mm-hmm, may employer ka ng dadatnan. Mm-hmm. Kumbaga yung kapayapaan ng isip mo, oh, na hindi ka kakabakaba. Oo, tiyak na yung pupuntahan mo, may sweldo ka na, may kontrata ka na at lahat. Mm-hmm. Pag pupunta ka doon bilang turista, day one pa lang gastos mo na doon. Opo. Pera na nila. Mm-hmm. Yung living expenses sa UAE, hindi katulad dito sa Pilipinas, yun lang upa sa makakuha ka ng bed space sa isang villa, mm-hmm, ang mahal na nun. Wow. Kaya kami, we don't really encourage, mm-hmm, yung aalis ka bilang turista, mm-hmm, anywhere, hindi lang sa UAE. Ha. Mm-hmm. Tapos, tsaka ka maghanap ng trabaho. Magipagsapalaran, ano po? Oo, kasi madalas nangyayari, imbis na yung worker nagpapadalas para sa pamilya,
yung pamilya ngayon ang naghahagilap ng pera para padalhan siya doon. Para lang doon si worker. No. So, alam ko marami nagsasabi, mahirap kasi mag-apply eh. Ay, para sa akin, mas maganda na yung dito pa lang legal na yung proseso. Opo, oo. Mm-hmm. Kasi yung doon ka nag-hide and seek din sa authority. Secretary ma'am, last na lang po from my end kasi 'di ba po naka-ready naman na yung funds para po doon sa mga unpaid na OFWs natin from Saudi, yes. Yung mga OFW natin na hindi nabayaran, naibigay na po ba sa kanila? Nasa Ministry of Finance na, mm-hmm. ng Saudi Arabia yung pondo. Yung proseso na lang ang pinag-uusapan. Then siyempre hindi tayo pwedeng makialam kasi Saudi government 'yun. Sila yung magre-release ng pondo. So nasa waiting mode tayo. Ang good news lang ang natanggap namin ay mismong Saudi gusto na rin matapos ito. So bumuo sila ng committee para pag-usapan dahil hindi lang naman Pilipino ang involved. Pati sarili nilang mga nationals meron ding apektado. Ito yung 2015-2016, maraming construction companies nag-declare ng bankruptcy. So, bigyan lang natin din ng panahon yung Saudi government. Ang mahalaga, inako na nila yung responsibilidad, nasa kanila na yung listahan natin ng claimant, at yung pera, sinabihan na tayo officially, officially ha, so okay. Walang haka-haka to, na yung pera para pambayad nasa Ministry of Finance na. Last na lang, Secretary Ma'am, alam mo noon may bill si Senator Loren Legarda na huwag pong magpapadala ng mga OFW, mga DH sa mga Middle East countries na hindi po maganda ang record sa treatment sa ating mga kababaihan. Ano pa ang plano ng DMW sa ganitong sitwasyon na, Secretary Sir? Ma'am. Meron tayo kasi sa batas, certification process. Ang nag-certify based dun sa amendment sa Migrant Workers Act ay yung Department of Foreign Affairs. So may criteria yung Department of Foreign Affairs. Okay. Tapos sila yung nagre-recommend sa amin. So we follow that law. And kunyari, sa Myanmar, sila yung nagtaas ng alert level 4. Kaya nga may mga kababayan tayo nakikiusap. Pwede ba magbakasyon kami? Mababalikin ba kami? Yung ano doon, yung challenge doon, nasa alert level 4 na. So, pinag-aaralan pa namin paano yung mga nais magbakasyon. Kasi di ba pandemic, hindi sila nakauwi. Opo. Ngayon, level 4, hindi pa rin sila makauwi. Paano namin mapayagang umuwi na protektado naman sila kasi alert level 4 nga. So ganun, kaya yung tawag ko sa DFA, sister department namin eh. Kasi kailangan lagi kaming in step with the DFA. Yun. Okay. So yung certification process on whether a country is safe and a good labor destination. That process lies with the DFA. And then they make the necessary recommendation sa amin, sa BMW. Secretary Toots, maraming salamat po ma'am at thank you at maganda umaga po sa inyo. Thank you sa alalay sa OFW. Salamat Deo. At kamusta daw sabi ni Ford? Advance happy birthday kay the Ford. Okay. Thank you very much, Secretary. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Coming. Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Standby, Nicole. Aba, sila itong dalawang malaking negosyante, ha? Abay, sila daw ang magre-rehabilitate sa Ninoy Aquino International Airport. Aba, pagagandahin ba? Lakay, aalisin na ba ang Terminal 4? Alam mo, Lakay, grabe yung Terminal 4. Mas maganda pa yung PITX. Talaga? Oo nga daw. Abay, challenge yan na Secretary Jimmy Bautista, ha? At ito mga dalawang malalaking negosyante ito, kaya bang gayaan yung airport dun sa Singapore? Sa Singapore? Na parang paglapag mo pa lang ano na parang, tourist attraction na agad parang Jurassic Park. Yes, nasa middle ka ng jungle. Galing ano ha. Ora, Sister L. It's 9:43.
This time check is brought to you by... Oh, oy, Dr. Joey Laceda at Kuyang Dado Melegrito, ha? Magandang umaga po at oy, kay Kuyang General Manalastas. At binabati natin si... nasa na, ha? Kuyang Apollo Chomi, good morning. Samantalang malalaking negosyante nagkasundo na i-rehabilitate ang Ninoy Aquino International Airport. Paano pagagandahin? Gaano kaganda ito, Miss Nicole? Pwede bang kahit 1/4 man lang ng Changi Airport sa Singapore? Miss Nicole Lopez, please come in. Nicole. Nagkasundo ang ilan sa mga malalaki't kilalang negosyante sa Pilipinas upang isaayos ang Ninoy Aquino International Airport. Sa isang press briefing sa Makati City kahapon, inilatag ng Manila International Airport Consortium ang kanilang plano na ipatutupad sa tatlong phases. Ang nasabing consortium ay kinabibilangan ng conglomerates na JG Summit Infrastructure Holdings Corporation, Aboitiz Infra Capital Incorporated, AC Infrastructure Holdings Corporation, Asia's Emerging Dragon Corporation, Alliance Global Infracorp Development Incorporated, Philinvest Development Corporation at ang New York-based partner nila na Global Infrastructure Partners. Ayon sa consortium, isinumitin na nila sa Department of Transportation at Manila International Airport Authority ang kanilang 267 bilyong pisong proposal at master plan na may 25 taong concession agreement sa rehabilitasyon sa NAIA na ang layunin ay mapalawak ang kapasidad ng ngayon congested na paliparan. Target ng MIAC Consortium na mapataas ito sa 70 milyong pasaherong kapasidad mula sa kasalukuyang 31 milyon lamang. Sa phase 1 ng kanilang master plan, layo nilang mapataas ang kapasidad ng NAIA sa 54 million passengers per annum pagsapit ng 2025 at mabawasan ang mahahabang pila sa buong paliparan. Sa phase 2, target naman nilang mataasan sa 62.5 million passengers per annum ang kapasidad ng NAIA pagsapit ng 2028 sa pagdagdag ng airfield facilities at terminal floor areas. At sa phase 3, saka napapaabutin ng consortium sa 70 million passengers per annum ang kapasidad ng NAIA o pagsapit ng 2048 sa pagtaya ng MIAC. Posibleng umabot na sa 55 milyong pasahero ang tatanggapin ng NAIA pagsapit ng 2028, higit na sa kasalukuyang 31 milyong pasahero na kayang tanggapin nito. Sabi pa ng mga negosyante, tinatayang kikita ng 446 na bilyong piso ang rehabilitasyon sa NAIA sa usapin ng gross economic value. Mula sa 267 bilyong pisong halaga ng panukala, 210 bilyong piso ang ilalaan para sa upgrades sa airfield at runway ng NAIA, pagpapalawak ng terminal at bagong cargo facilities at taxiway extension, habang ang natitira namang 57 bilyong piso ay magsisilbing concession payment ng consortium sa gobyerno na maituturing anyang pinakamalaking bayad para sa isang public-private partnership project sa bansa. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 74 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Nicole Lopez. Nasa ating linya si Candice Iyog, ang Cebu Pacific Chief Marketing and Customer Experience Officer. Kala ko Senior Vice President na itong si Candice Iyog. Miss Candice Iyog, good morning! Good morning, Deo. Diba? Good morning din sa iyong mga tagapakinig. Di ba Senior Vice President ka na ng Cebu PAC?
Hindi. Hindi po totoo yung cheating. Ganun ba yan? Fake news ba yan? Fake news? Oo, fake news po yan. Anyway, Candice, ayan, naku, marami kaming itatanong sa'yo at marami nakinig sa atin. Ano daw ba ang magagawa ng Cebu Pacific dun sa mga pasaherong na bump off ba ang tawag dyan? O yung mga nakansel ang kanilang flights at mga bookings, Candice? So, unang-una, no, salamat sa pagkakataong itong makapag-aliwanag sa publiko kung ano yung hinaharap ng Cebu Pacific, no, dahil sa mga challenges na ito. No. Tama. No. May apektado kasi kami, no, dito sa mga supply chain issues ng aircraft manufacturer namin na si Pratt & Whitney. And by the way, hindi siya problema lang ng Cebu Pacific, no? This is a global issue na nararanasan ng mga ibang airlines din, no? And actually, medyo last year pa nangyayari na to, except na namamanage pa namin, no? Although, having said that, naintindihan naman namin na responsibilidad namin to bilang isang public service. Kaya, unang-una, hinihingi kami ng konting pag-unawa sa mga pasahero namin na naapektuhan ng last minute cancellation, lalo na yung the past weeks, no? Actually, nung umpisa ng 2023, excited na nga kami na nanumbalik na yung interest ng tao na lumipad, diba? Coming out of the pandemic. So binalik din namin yung pre-pandemic frequencies namin kasi ang sabi sa amin ng manufacturer, masusuportahan nila yung mga eroplano namin at mabibigyan kami ng maintenance slot, no? Kaya lang, ang nagbago lang nito is nung Marso, binalikan kami at sinabing hindi nila masusuportahan, hindi kami mabibigyan ng spares for the time being, no? Or maintenance slot. So, yun, ito yung ngayong na parang nagbago, no? And what we're managing lately. Miss Candice, ma'am, aside po dito, yes, mayroon din po tayong mga natatanggap na reklamo and ako din po, personal experience. So mayroon po itong kinalaman na ito pong mga nararanasan, sobrang init po ng mga eroplano natin lately. Actually, related din yan sa supply chain issues natin na kung saan kahit na i-repair natin, ayusin natin, no, sometimes nade-delay din yung pagdating ng mga parts. Dahil dyan, may experiences kami na yan, nainit sa loob ng aeroplano. Although what we're doing now is ordering or acquiring what we call ACUs or units from the or GPUs that can actually improve the temperature of the aircraft. Opo. Miss Candice, go ahead, ma'am. Go ahead. Sige. Tapos may nasabi kasi Deo, no, kanina on yung impression nga ng pasahero na nag-overbooking, no? Yes, o baka daw na sobrando sa Piso Fair promo. Oo. So, actually, unang-una, yung Piso Fair namin, di ba, una, we book them, it's for travel like a year ahead, no? Pangalawa, actually, hindi yung overbooking yung na-experience. Well, actually, yun ang na-experience ng pasahero. Pero hindi dahil sa sobrang pagbenta. Dahil related din kasi to, Deo, sa fleet availability issues and spare parts pa rin. Paano, no? Ganito kasi siya. Kunwari, yung flight natin Manila to Cebu, no? Originally, ang takdang aeroplano para doon, let's just say, is an A321 aircraft, no? NEO. So, this one has 236 seats. So, say for example, on the day itself, nagkaroon ng issue yung aeroplano na to at kailangan namin siyang palitan at ang i-operate natin dito, yung spare aircraft namin. Yung spare na naghihintay na mag-operate ng mga ganitong unplanned cancellation is a 180-seater, no? It's a smaller aircraft. Automatic yan. Ibig sabihin, so sobra, no? Kasi from 236 naging 180. Okay. No? So,
ang experience niya ng pasahero on the ground, mukha nga siyang na-overbook dahil nga ang original aircraft was going to be a bigger aircraft. Tapos pwede na mas maliit na aeroplano. Ngayon, okay. Ang tanong dyan, bakit ang spare hindi na lang pwedeng mas malaking aircraft? Mm-hmm. Siyempre yung spare aircraft natin, yung pinaka-flexible na pwedeng mailipad sa lahat ng airport natin as much as possible. No? Okay. Siguro ang gawin na... All of our airports can also take a bigger aircraft. So Candice, anong advice natin sa ating mga pasahero ng Cebu PAC na medyo... na-cancel ang kanilang flights, paano ang kanilang rebooking, booking at hotel billing? Okay, so ang options na binibigay natin sa mga pasahero natin pag-cancel yung flight, unang-una, you can rebook and not have to pay a fare difference or a rebooking fee, no? So, you can rebook for free. Pangalawa, you can refund. Or travel fund your booking. Pangatlo, dahil nga parang unprecedented, no, yung experience natin ngayon, we are actually also providing a round trip voucher for passengers who have experienced a cancellation. Okay. So nagbibigay ko ng mga additional options sa aming mga pasahero. Tapos pag kunwari na-cancelan ka ng on the day of flight, tapos ang re-accommodated flight mo is sa susunod na araw na, we also provide for hotel accommodation. Or actually on the day of flight, naghahanap din kami ng available seats sa ibang airlines. So parang as much as possible, kung today yung flight ngayon kayo na-cancelan, we try our best, no, to give you options that get you to your destination on the same day. Okay, Candice, maraming salamat. At least medyo klaro na at alam na ang gagawin ng ating mga kababayan na naapektuhan, na-cancelhan ng mga flights. Thank you and good morning, Candice. Salamat, Leo. Salamat, Nicole. Si Sister L. Okay lang. Thank you, Miss Candice. Candice Iyog, ang Cebu Pacific Chief Marketing and Customer Experience Officer. At saka at least lakay, alam na natin ang reason bakit pala nagkakaroon ng ganitong problema ang Cebu Pacific. Hindi lang sila. Stand by man ang Milky. Oras, Sister L. 59 minutes after 9. Iksa dati ang school calendar. Isimulitin na sa Kamara de Representantes. O nga, nasana na tayo sa June eh. Pabalik-balik pa kasi. Aris number 12 man ng Milky Rigunan. Sino may panukalan nito? Milky. Lakay at Sister L, pinababalik na sa June to March ang pasok ng mga estudyante sa buong bansa. Nakapanob ito sa House Bill 8550 ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na isa rin guro. Ayon kay Castro, negatibong epekto ng kasalukuyang school calendar sa kalidad ng edukasyon maging sa kalagay ng mga guro at estudyante. Hindi Castro, ang kasalukuyang August to May school calendar ay perwisyo sa education sector. Batid o bilad anya sa matinding init ng panahon ang mga guro at mag-aaral dahil umaabot sa summer season ang pasok na mag-aaral, kaya ang resulta mababang productivity, mahinang student performance at pagkakasakit. Matatandaan binagong school calendar sa bansa. Dalawang taon ang nakalilipas dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Gitias Castro, sa sandaling maibalik sa June to March ang school calendar, dapat panatilihin pa rin ang mga health protocol para sa kalusugan at kaligtasan ng mga guro maging mga estudyante. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Rehas ng mga tanong ay... Maraming salamat, tama ng Milk Rigunan. Sa bagong mga teachers ang tunay na nakakaalam niyan, ha? At nasana kasi tayo sa June eh, ha? Ayan, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Ayun, mga mag-anak ni ano ni Daisy Cardenas sa Ilocos sa pinili, ha? Ayan, chill-chill lang at ayan, tinututo ka na ito ni Secretary Toots Open, yes, ng DMW. Konting dasal at tiyaga, makakauwi din po siya, yes, si Daisy. Morning, Noble Arman Alcala. Good morning, Mr. Michael Guy.
At yan na ang kabuuan natin pala tuntunang damdaming bayan. Lakay, bago tayo magpaalam, gusto ko lang i-take tong opportunity na to. Ganyan talaga yung linya. Ba, eh, no? De, meron, gusto lang akong pasalamatan, Lakay, mga tumulong sa aking kapatid, si Municipal Councilor Mercoria Salomon at ang kanyang husband na si Sir Guy Salomon. Thank you po sa inyo sa pag-alalay sa kapatid ko. Meron kasi silang inaayos na problema, Lakay. At kay Nana Sonny Silvano, ayan, maraming salamat sa pag-assist ninyo sa ate ko. God bless. Ba't panalabang barangay chairman? Si etong municipal kagaw ay councilor Lakay na binati ko dyan to sa amin sa Juvillar, Albay. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Api, stay safe everyone. Operation Tulong na susunod na, minus sa Wonder Woman, Lugaw Queen na nasa Albay pa rin, nagpapaluto pa rin ng lugaw, nagpapakain. Ang papalit ay si Supergirl. Sabi kahapon si Darna daw. Si Darna, ayaw ko ba sa kanila. Bata, lumulunok ba ng bato si ano? Si, Ding ang bato. Sino si Ding? Ah, si Ding pala lumulunok ng bato. Hindi. Ah, si Darna Ding, ba? Si Ding ang nagbibigay ng bato. Si Darna ang lulunok. Si Lakay naman eh. Babay na nga. Susunod na, Miss Mabel Aribe. Bye-bye. Bye.